Magandang-magandang araw na naman muli sa ating lahat. Ah. Yun, oh. Oh, yun, oh. Ba't wala music? Well, magandang-magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Okay po yun mga kaibigan, pagpasyensyahan nyo po ano, at tayo po ay medyo walang upload nung mga nakarang araw sapagkat na-busy tayo sa ating Facebook page. Ayan, by the way mga kaibigan, almost 100 na lang yung kulang, ano pa, 100 followers na lang. Katiilom ko ah. At baka ho ngayon, maubos o mabuo na yan. Okay. Well, ang pag-uusapan po pala natin ngayon mga kaibigan, ay ito pong patungkol sa pinahayag ni Senator Cuco Pimentel na ayon sa kanya ay ihinto ang production nitong bagong 1,000 peso bell. Ayun. So doon po iikot ang ating reaction ngayon. Pero bago po ang lahat mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan, sa aking channel, ay pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Well, bino mga kaibigan, ito na nga ho at nag-notify lang po sa ating Facebook, itong nakita kong larawan, no? Stop, sabi nga yan, stop producing impractical absurd 1,000 peso bell. Okay. Ang ayon kasi sa ano, ayon kasi sa kautusan, di umano ha, ng correct me if I'm wrong ha, ng Central Bank na napakasilan itong 1 peso bill. Una, bawal kusutin, bawal tupiin. Aha. Sabi pa nga kung magkaroon ng crumpled to, kung matupi ito ay hindi na raw tatanggapin. So, pagtulungan natin ha yung information niyan, correct me if I'm wrong, comment down below kung ganun nga ba talaga yung information. Talagang yun ba? Okay, pero mga kaibigan, alam niyo ho, kung ito ho ay katotohanan, nakakapanghinayang ho. Imaginein mo ha mga kaibigan, sa hirap ng buhay, napakalaki na pong tulong ang 1,000, no? Then ipagpalagay natin, wala ka ng mga lagayan na maayos, halimbawa ganyan. At naiatupi mo ito, nakusot mo ito, no? And all of a sudden, may bibilhin nga tapos hindi natatanggapin. Hindi ba? Parang ang saklap yata ng ganun. Di ho ba? Masaklap talaga yun, di ba? Pero, ayun ho, yung sinasabi, sinusulong ni, ano, ni Senator Cuco Pimentel. So, kung mayroon kang 1,000, what if mayroon kang 10,000 dyan na nakusot, ano kaya ang gagawin mo? Although, masaya tayo. Yung unang labas ito, mga kaibigan, pinag-aagawan to ha. Masaya tayo dahil nakita natin ang isang 1,000 peso bill na may lugo ng isang agila. Doon ho sa ano. At yung anak ko nga ho ay meron ho nito. At talagang pinagmalaki pa niya. Sabi niya pa, babasahin natin ng tubig at hindi ito masisira. So akalain mo yun, maganda yun. Mababasa ng tubig so hindi masisira. Sabi ko, very safe ito. Kung ikaw nga naman nagtatravel, di ho ba? At mabasa ka. O, di ba, may mga pagkakataon na nahuhulog tayo. O yun, kasama na yung wallet. O, kung wallet nga ho, may lamang pera. At saka ganyang kahit ho, basain ng tubig, hindi nasisira. Mas maganda ho yun. Pero, ang isang punto rito na kumbaga pinag-uusapan ngayon, itong mga policy, itong mga bagong policy patungkol di umano na kapag nagusot, kapag natupi ay hindi na ho tatanggapin. Ang saklap nun. Napakasaklap ho nun mga kaibigan, kasi akalain mo kung may 10,000 ka mang kangangaganyan na pera, tapos kung hindi na, di ba? So siguro para sa atin, ako ha, in my own opinion, siguro
maganda naman na may bago tayong bell, pero siguro mas gawa natin ng na hindi maging komplikado yung policy, yung patakaran dito, no? Kasi sayang naman kung hindi sinasadya tapos hindi matatanggap, di ba? So mauuwi lang sa wala. Eh di nakakapanghinayang mga kaibigan na nako, alam nyo naman ngayon sa hirap ng buhay, yung 1,000 ay malaking tulong na po yun. Although kahit ngayon pumapasok tayo sa mga department store, sa mga tindahan o maging sa palengke mga kaibigan, yung pong 1,000 natin pag nababariyahan, wala na, bilis, no? So ibig sabihin lang po nun, nagpapatunay lamang na mahalaga po ang pera sa atin. So how much more kung mayroon kang bit-bit na 1,000 pagdating doon na hindi natatanggapin dahil sa nagusot. So, mayroon tayong nabalitaan, sinasabi, wala lang akong confirmation dito, no, na di umano na okay na, pwede na, pwede na ito. Pero dapat, siguro kung sakaling gano'n, no, kung sakaling gano'n na mayroon, ay dumaan ito sa pinaka mahaba a series of information, info drive. Alin nga ba ang katotohanan? Ano nga ba ang ano dito? Kasi ang daming nalilito mga tao na nagkukos na parang sinasabi nilang ay ayaw ko na. Ayaw na nilang tanggapin. Ayaw na nilang magkaroon ng bagong 1,000 peso bed. So mga kaibigan, sa akin pong mga followers natin dyan, ano ho sa palagay ninyo? Comment down below pag ano nga ho, pag sabay-sabayin natin ang ating mga idea para po makapagbigay tayo ng magandang impormasyon sa ating mga masugid na mga nagpa-follow at mga nagko-komento. Comment down below po mga kapatid kung ano nga po ang inyong mga sentimento patungkol po dito sa bagong 1 peso bell. Mahalaga po yon para at least kung ano man po ang inyong mga komento ay makapagdagdag pa rin ng impormasyon doon po sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano? Sa muli po, ano po ang inyong saloobin at damdamin patungkol po dito sa 1 peso bell? Ganun na mayroong panukala o mayroong gustong, mayroong sinabi si Senator Coco Pimentel na dapat ihinto na ang pag-produce ng ganitong klaseng pera, sapagkat hindi siya nagiging kaaya-aya at hindi komportable ang ating sambayan ng Pilipino sa paggamit nito. Well, comment down below lang mga kaibigan. Ako po muli sa Taong Gala at of course, Miguel Love shoutout sa ating mga kaibigan dyan, no? Namimiss ko na po kayo, yung ating mga Team Ayuda Revive. Oo, namimiss ko na kayo, sila Jibians, ayan, si Merle Season Vlog, Teta Mel Vlog, Miguel Love shoutout. Of course, NSB Official, sila Ate Ligaya. At siyempre, congratulations sa ating bagong monetized channel na si John C, no? Congratulations sa iyo, John C. Okay. And of course, sana po ay samahan niyo ako mga kaibigan sa Sunday. This coming Sunday, kita-kita po tayo, your friend. Isa pong magandang palabas dito po sa social media, sa YouTube, na kung saan po ay nakikinig ka na ng mga magagandang awitin mula sa mga magagaling na mga singer, ay may chance ka pang manalo ng GCash. So yun po yung pinaka the best na palabas, oh. Alas 5 po yan ng Sunday. Okay, hanggang dito po muna mga kaibigan. Mega love shoutout. Dagdag ko lang, ayan, kumustahin lang natin si Boss Rapi Mapagmahal. Ayan, Boss Rapi, ha. Hindi ako nakakadalo sa inyo, sobrang busy lang po ako. Ayan, Angel, ayan, si Demonietang Anghel, of course, si Vansi, Miguel Love Shoutout, si Everyday Monday, ha? Ayan, na laging nakasubaybay po sa atin. And of course, Miguel Love Shoutout to Aljus Eagle TV and Ritz Falcon, yung ating mga kapatid sa Kalingap na talaga namang nakita natin yung pag-boom at pag-sumikap nila na umangat ang kanilang bahay at talagang productive. Keep it up and mega saludo sa inyong dalawang mag-asawa. Alright, hanggang dito na lang mga kaibigan. Sa muli po ako po si Taong Gala. At abangan nyo po ang ating panibagong vlog. Maya-maya lamang po. Stand by and thank you so much po sa inyong lahat. Ingat-ingat po sa ating mga nagtatrabaho sa labas. Magandang buhay mga kapatid. Mabuhay po tayo. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.